Ngayon po na nagpapatuloy ang pandemya, at syempre, ano po usually ang kinaharap na, na mga kaso, mga problema ng ating mga OFW ngayong 2020 at pagpasok ng 2021 na napakaraming trabaho na inasikaso ng OWA? Yeah, I think it's still yung repatriation. On average, we help mga 10 to 12,000 OFWs a day. Araw-araw, sir? Yung repatriation, yung face-to-face yan, hindi yung drawing ng na statistika, pero hindi naman namin nakikita yung tao. I mean, literally, nakakalubilo namin, nakikilala namin, nakakaibigan namin yung OFW. Paano ko nasabi yan? Kasi yung paglapag pa lang sa airport, nandun na yung team natin. Kasama yung one-stop shop doon, intergovernment one-stop shop. Tapos, yung mga from the airport, dadalhin sa hotel. Yung mga nasa hotel, inaalagaan din natin. And mga almost 10,000 ngayon ang inaalagaan natin sa hotels. Yung mga house parents tayo na nag-a-attend sa kanila. And then, pagkatapos na yung PCR test negative result, na-issue na, o kaya kung 14-day quarantine, kung from the 35 COVID strain, new COVID strain countries, dadali na naman sila sa airport, pangangalagaan din namin sila doon sa airport. Pagdating doon sa LGU, sasaluhin pa rin siya ng Team OWA kasama ng ibang government agencies like the Office of the Civil Defense at yung LGU. So, lahat yan, yung buong proseso na dinescribe ko ngayon, mga 10 to 12,000 a day. Hindi ko ma-imagine pa paano nyo nakakayanan yan. 10,000 to 12,000 kada araw. Ano na pinakamaraming repatriation effort bago pa itong pandemya? Dati, malaki na yung nakakalimandaan kami. Marami na yon, di po ba? Marami na yon. Heavy day na yon sa amin. Dati, talagang massive mobilization effort na kami yan. Nandun kami sa airport lahat. Sinasara namin yung office dahil talagang doon kami. Nakafocus. Pag nag-uwian yung 300 na isang flight, halimbawa, yung panahon ng Saudi OJ at MMG, di ba? Yung nag-uwian sila noong 2016. Pero ngayon, small miracle, somehow kinaya. Well, of course, the government, intergovernment effort, interagency effort na minandado ni Pangulong Duterte ay napakahalaga din yan. Napakalaki ng tulong. Yung kanta na naisip ko dyan, yung we get by with a little help from our friends. Ganyan yan. So, we really strengthened ourselves. We got stronger by being part of a one country team. So, maganda yan. Sa ako nga alam po na iniisip-isip ko eh, hindi nyo pa ako kasama na lumalabas nandyan, kahalubilo ng ating mga OFW. Nalulula na ako doon sa numerong 10,000 to 12,000 araw-araw, administrator. Yes, and wala pa dyan yung, we're not even talking about the social benefits programs yan. Mga binibigyan namin ng AKAP, mga binibigyan ng scholarship, like wala pa yan dyan sa bilang na yan. Yan lang yung inaasikaso namin sa repatriation everyday. At ano po same staff, same manpower, hindi naman kayo nagdagdag. Yes. Meron tayong emergency hires ngayon, mga 600. Mm-hmm. Ang emergency hires natin, they have done an excellent job, a whale of a job, yung ating 600 emergency hires. Kasama namin sa front lines every day.